Ito na. Andiyan na siya. Ah, okay. Andiyan na. Nasa Zoom na. Si Congresswoman Stella Luz Kimbo ng 2nd District ng Marikina. Magandang umaga po, Congressman. Good morning po, kabayan. At sa lahat po ng nanonood, nahikinig, magandang umaga po. Ito, hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin natin. Hindi lang hong marami na hong nagsasabi na yung cartel talaga yung minamanipula ang supply at presyo ng sibuyas. Ano ang susunod na hakbang ho natin dito? Kasi parang ang sinasabi sa inyo ng Department of Agriculture ay parang may milagro nga. Sabi niyo, milagro. Ay sumasangayon sa inyo na may milagro. So anong gagawin ho natin dito, Congresswoman, para matapos na? Tama po, no? Yan ang lumabas kahapon sa pandinig, kabayan. Pero ni-remind ko po sila na ang meron pong jurisdiction over cartels is yung Philippine Competition Commission. Siguro po nakakalimutan natin. Yan po ang mandato ng PCC. Kaya po tayo po ay nananawagan sa PCC na sana po umpisahan na po nila itong investigation dito po sa mga cartel, particularly sa agriculture po. Opo. Eh kayo po ay galing din diyan sa Philippine Competition Commission. Ano po? Eh kung kayo na diyan, kung kayo ay nandiyan pa rin po, Congresswoman, ano po ang gagawin niyo, hakbang? Well, yun po. Ako agad-agad bubuksan ko ang kaso and at the same time, yun nga po, meron po tayong tinatawag na dawn raids. Allowed ang PCC na at any point in time ay pwede mag-inspect ng mga warehouses, cold storages, oy, pwede buksan ang mga libro at any point in time. Eh sa ngayon po, walang ganyan. Oh, hindi nila ginagawa. Aba, malaki pa lang kapangyarihan ng PCC. Ano, wala tayong naririnig sa kanila, tahimik sa naturang issue. Dapat pala sila ang mag-inspeksyon sa mga bodega. Ay matagal na namin sinasabi na bakit wala nag-inspeksyon sa mga bodega ng sibuyas, maging yung sa bigas, ng mga pati doon sa asukal. Wala pong ganong nangyari. Iyon pala ay nasa kapangyarihan ng Philippine Competition Commission. Tama po yun. Nasa Philippine Competition Act, very clear po doon na pwede nilang gawin yan. And at the same time, kabayan, more importantly, napakalaki po ng multa na pwedeng ipataw ng PCC. Abot po sa 100 million for the first offense. Wala pong ahensya sa gobyerno na may ganyan kalaking kapangyarihan, kundi ang PCC. Wow! May ngayon lang namin narinig sa inyo yun. Sila pala dapat ang may kapangyarihan. At kapag napatunayan nila sa kanilang pagbisita sa mga bodega na meron talagang nakaimbak lang doon at hindi inilalabas ng mga negosyante, anong dapat gawin naman ng PCC? Well, yun po. Kailangan nilang i-adjudicate. Kailangan pong, kumbaga kasi kabayan, parang po silang korte. Quasi-judicial ang PCC. So kung meron po silang findings na merong ganyang paglabag sa batas, ay pwede po nilang idinig na parang po silang mga judge. At doon nila, idedetermine nila kung gaano kalaki dapat ang magiging multa. Or may criminal liability din po yan. Ha? Pwede po silang mapreso. Aba, grabe palang kapangyarihan ng PCC. Ngayon lang po namin nalaman. Pero ano ba ang nangyari doon sa ano? Ano nakuha niyo mga impormasyon sa Department of Agriculture kung meron? Yun nga po, inamin naman po nila na nitong kasagsagan nitong tinatawag na shortage ng sibuyas, tinanong ko po kung sila ay nakapag-inspect. Nakapag-inspect naman daw po sila at meron ang isang instance na nakakita po sila ng mga sibuyas sa isang warehouse at nung binalikan nila the following day, ay nawala na po lahat ng kanilang sibuyas. Ay, sus, Mario Joseph. Ito yung ni-raid ng mga pulis at nung inihanda ng para i-confiscate yung sa warehouse, wala na yung mga sibuyas. Yan ang sabi po nila. Bandang November 30 daw. Grabe, ano? Nakakahinala tuloy yung mga ganun. Tama po. Kaya nga sabi ko, dapat na talagang mag-enforce against these cartels. Opo. Ngayon, kung kayo nasa PCC pa at kayo may pinuntahan o binisitang mga ganyang mga bodega at natuklasan ninyo may stockpile pala ng produkto, ano ang dapat gawin o? Kagad. Well, yun na nga. Kailangan natin i-build ang
case. Kailangan, kasi parang korte talaga sila. Meron din naman pong due process tawagin na kabayan. Kaya kailangan i-build ang evidence para patibayin ang kaso and umpisahan na ang pandinig. Ay dapat pala binantayan ng pulis yun, yung bodega, para wala mo nang ilalabas sa produkto habang inimbestigahan. Tama ho ba? Tama po. Tama po. Wag nang umalis nang sa ganun hindi na mailipat ang ebidensya. Yun. Dapat yun ang ginawa kung talagang interesado silang mahuli kung sino ang nasa kartel. Anyway, Congressman, may susunod pa ho bang hearing? Nag-file po ako ng resolution na yun na nga po, na sana magtignan ng Committee on Economic Affairs at ng Committee on Trade and Industry. So ibang committee po ito kasi kahapon ang naging hearing ay nasa ilalim ng Committee on Agriculture. Yung resolution na final ko po is for the two other committees na i-invite naman ng PCC para malaman naman natin ang side nila. Opo. Maiba lang ho ako, Congresswoman. Isa po kayo sa mga aktibo tungkol dito sa pagtalakay sa Maharlika Wealth Fund. Ano na po ang latest natin sa House of Representatives? Dahil sabi, maging kayong mga mambabatas ay naguguluhan na rin sa nangyari dito sa Maharlika Wealth Fund. Well, ang alam ko po, tapos na kami sa Congress. Uh-huh. Third reading. Sa ngayon po, the ball is in the court of the Senate. Kaka-file lang po, pero ang final po ni Senator Villar is yung pong version na in-approve ng po Senate, ng House. Oho. Ay, ang problema... So, tuloy-tuloy pa rin naman pong pagtatalakay. Okay naman po yon kasi eventually magkakaroon pa naman po ng bycam. But at this point, kung ano pong in-approve namin noong December, ayun po ang siyang i-final sa Senado. Kaya hinihintay po namin kung ano magiging talakayan sa Senado. Pero ang importante po at this point in time, just to remind our kababayans, tinanggal na po natin ang GSIS at SSS as a source of funds. And at the same time, dinagdagan po natin in a big way ang mga safeguards para dito sa fund. Ay, paano ho yung Asian Development Bank, Philippine National Bank at ilang pang banko na sinasabi yung mismo ni Pangulong Marcos na hindi pwedeng gamitin yung mga sinasabing dividendo? Yun naman pong original na nilagay po natin sa Land Bank at saka sa Development Bank of the Philippines, hindi naman po dividends yan. So yung 50% ng kita nila, which is under the dividends law, ay patuloy pa rin naman na i-remit nila. Yung pong portion na ilalagay po nila as seed fund sa Maharlika under the approved version of Congress ay manggagaling po doon sa tinatawag na investable funds nila. So yun po yung portion ng pondo nila na i-invest naman talaga nila. Okay. Pero pwede yung invest sa Maharlika Fund, wala hong problema sa batas? Wala po. Ay, ba't pa ho pinababalik ni Congressman Lagman sa House of Representatives dahil marami daw hong question? Well, sa kinalaunan, babalik naman talaga eh. Dahil kabayan, meron naman po tayong bycam. Kasi sure ako na kung ano magiging approved version sa Senado ay magiging iba dun sa inaprubahan ninyo. Oo. So, babalik. Paano kung napakalaki ng diferensya yung inaprubahan ninyo at yung inaprubahan ng Senate ay napakalaki ng diferensya, hindi ba dapat lamang na ibalik uli sa House at talakayin uli, pag-aralan? Well, actually, it has happened in the past. Nangyari na rin naman yung pong, halimbawa, example, yung PSA amendments. Malaki yung pagkakaiba ng approved version ng Congress at saka Senado. Pero sa kinalaunan, nagkaroon naman po ng mga agreements. Tingin ko ganun din po dito. And at the same time, ano naman, nag-uusap naman ang Congress at saka sa Senado. Okay. Diyan po ng Pangulo ito. Kaya binabantayan ang dalawang kamera. Opo, medyo lang nagkaiba dahil sa mga naging pahayag nino ng Pangulong Marcos tungkol sa nilalaman ng Maharlika Wealth Fund. Anyway, abangan na lang ho namin kung ano mangyayari. Pero marami palang issue na tinalakay ho kayo sa pamagitan ng PCC din, yung tungkol sa Grab. At Opo, anong latest na ho doon?
Well, actually, parang wala naman yata masyadong movement doon. Nagkaroon ng talakayan doon in relation to yung pagbili ng Grab ng Joyride. Oh, Joyride, oh. At saka overcharging, meron din silang overcharging. Naku po, hindi po ako masyadong aware. Pero yung pagbili, natuloy ho ba yung pagbili na yun? Natuloy naman po sa pagkakaalam ko. Nung pandinig na yun, nagkaroon na ng talakayan. Kaya nabanggit ko po, na nung nasa PCC pa po ako, ay nagkaroon nga ng issue ang Grab dito po sa TNVS. Kung naalala po ninyo, binili ng Grab ang Uber. Yun. Di ba connection din yun ninyo? Opo. So nangyari po doon, tumaas ng bonggang-bongga mga sinisingil ng Grab noon nung nawala pong Uber. Kaya sinabi ko na hindi kaya ito rin ang mangyari dito naman po sa motorcycle taxi. So yun po naging talakayan noon. Kaya nabalikan yung dati pong kaso ng Grab. Grab at Move-It pala. Move-It ang gusto nilang bilhin. Natuloy ho yun, yung latest. Ay, naku, pasensya na po, hindi ko pa alam ang, kasi medyo may katagalan na rin po yung hearing na yon. Hindi ko po alam ang latest dito po. Opo. Pero ano hong kapangyarihan ng Philippine Competition Commission sa mga ganitong bilihan? Kasi parang lumalabas ang Grab, nung una binili nila, pangalawa, ito ng mga bago na naman. Parang gusto nilang suluhin, yun ang mga negosyante, di ba? Bibili ng isang restaurant na kakompetisyon nila para walaan silang kompetisyon. Parang ganito ang nangyayari ngayon sa Grab. So ano ang kapangyarihan ng Philippine Competition Commission dito sa ganito? Ano talaga, sila po ang merong primary jurisdiction over mergers. So lahat po ng mga bilihan ng mga kumpanya ay talagang swak na swak po ito sa jurisdiction ng PCC. Kaya nga nirin natin ng hearing na dapat bantayan nila ng mabuti kasi hindi natin alam, no? Although they are different markets, magkaiba naman po. Yung dati kasi sa mga TNVS, apat na gulong. Ngayon po, dalawang gulong. So, hindi naman sila pa ang dominante kasi ang binili nila na kumpanya ay napakaliit pa lang ng market share. Ang sinasabi po natin, dahil dominante po sila doon naman po sa apat na gulong, baka kaya po nila maging dominante over a period of time at baka naman ang mangyari ay magkaroon na naman ng overcharging. So, ano lang, maging vigilante lang ang PCC, ang naging panawagan ko. Wala na po kaming narinig tungkol dyan, yung ganyang mga bilihan. Kasi baka, isa lang sa medyo malaking question dito, baka dumating ang pagkakataon na Grab na lamang ang TNVS sa Pilipinas. Well, yun ang ating binabantayan. Kasi nga alam natin, no, yung katulad nung nangyaring karanasan doon sa pagbili ng Uber, nung nawala pong Uber, yun nga po, tumaas ang presyo. Kaya natin maging ganun din dito sa motorcycle. From the World Philippine Competition Commission, parang aalisin mo yung competition, solo-solo mo, ko dapat aktibo dito ang Philippine Competition Commission. Tama po yun. Opo. Naku, marami kaming natutunan sa inyo. Congressman, salamat po. Good morning. Morning po.